kind, compassionate and true. Put a flame in me and you to light the world around us. My God, your refuge and your strength is burdened by the empty lives of those who do not know me. There's a world that needs to hear his voice so sweet and clear. Who will go? Who will go? We are called to love, to learn and live. We are called to serve him with our gifts. He will give us strength each day. As we share, we learn and pray. For we are called to be the bridge. Our God, creator and our King, commissions us to speak for him his words of truth and goodness. Our Father and our friend empowers us to be like him if we just surrender. There's a world that needs to hear his voice so sweet and clear. Who will go? Who will go? We are called to love, to learn and live. We are called to serve him with our gifts. He will give us strength each day. As we share, we learn and pray. For we are called to be the bridge. Bringing Jesus, like being Jesus to people. Keep the fire burning and shine for him. We are called to love, to learn and live. We are called to serve him with our gifts. He will give us strength each day. As we share, we learn and grow. For we are called to be. Yes, we are called to be. We are called to be the bridge. Love, then heaven.
There's no feeling like this if that isn't love. Even in death he remembered that thief hanging by his side. Spoke with love and compassion, and he promised him paradise if that isn't love. The ocean is dried, there's no stars in the skies, sparrow can't fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this if that isn't love. If that isn't love, the ocean dried, there's no stars in the skies, and the sparrows can't fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this if that isn't love. There's no For our opening song, let's sing "To God Be the Glory." To God be the glory, great things He hath done. So love He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. The earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. The people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be.
tayo'y manalangin. Amang banal, makapangyarihang ka sa lahat. Tunay na napakabuti mo at kamangha-mangha ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dahil minsan pa ay pinasapit niyo po ang isang araw ng Sabat pa sa amin ngayon. Sa lakalitnan ng pandemya, sandali, Pastor, rabulol ako. Take two. Yung kagalit, kalagitnaan eh. Iba na yun. Sige. Take two, ready, in 5, 4. Tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Ama, mahabaging ka sa lahat, tunay na kamangha-mangha ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dahil minsan pa ay pinasapit niyo ang araw ng Sabat na kung saan ay magpapaalala sa amin na kayo ang aming dakilang manlilikha, ang siyang aming tagapagbigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, at siyang aming haring malapit nang dumating. Maraming salamat po, Ama, na kahit kami ay pinaglayo-layo ng pandemya, ay nagbigay kayo ng teknolohiya at mga pamamaraan upang kami magkakasama-sama sa pananambahan at pagpupuri sa inyong pangalan. Aming hiling, Ama, na kayo po ang aming maging panauhin sa aming pananambahan. Maghari ang kapayapaan at ang aming tanging hiling, ang inyong pangalan ay ang aming mapapurihan at kami makapagbigay luwalhati sa aming pananambahan. Ito po ang aming hiling, kalakip ng kapatawaran ng aming mga pagkakasala laban sa inyo, alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Minamahal na mga kapatid, mahigit 7 buwan ang nakalipas matapos nating itanghal ang Tanging Pag-asa Season 1, ay ating pinanukala na sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay muli sa 2, 3 at marami pang pagkakataon ay maibahagi natin ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga tao na nangangailangang makabatid nito. Na ating kilalanin, bigyang pagpapahalaga ang pagmamahal ng Diyos na siya nating tanging pag-asa. Ang pamunuan ng ating konferensya ay malugod na ipinapaabot ang taong pusong pagtanggap sa bawat isa na nakatunghay ngayon sa ating CLC Online Sabbath Fellowship. Ating kinikilala ang inyong mga panalangin, pakikibahagi sa lahat ng gawaing pangangaral na itinagubilin sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sapagkat ang resulta nito ay malinaw nating nararamdaman na mamalas sa umagang ito. Sa kabila ng napakaraming hamon dulot ng pandemic, tayo ay natutuwa sa uri ng pagtatalaga mayroon ang ating mga manggagawang mga pastor, guro, literature evangelist, layman, mga leader at miyembro ng ating lokal na iglesia for working diligently with the help of the Holy Spirit to minister to our brothers and sisters in a higher, holier way. We are inspired by your goodness, extraordinary efforts to bring the Savior's love to your families, neighbors, friends, and to minister to them as Jesus would. Sa special na araw na ito ng Sabat, patuloy nating sasariwain ang ating mga responsibilidad sa ating personal na paglagong espiritual, sa ating pamilya, responsibilidad bilang kaanib ng iglesia at komunidad,
kung paano natin magiging karanasan ang pagmamahal na ito ng Diyos upang walang takot, walang pag-aalinlangan, kundi masaya, maligaya natin itong maipamamahagi sa iba. At ito ay sa pamamagitan ng patuloy na paglilingkod ng ating minamahal na Pangulo, Pastor Efraim Parulan. Mga kapatid, ang Panginoon ay buhay, walang hanggang nagmamahal, mahal ka ng Diyos. Akin po itong ipinamamanhik sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Ang Baesa Adventist Elementary School ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa aming programang Baes Children's Evangelism na may temang Amazing Treasures in the Bible. Ito po ay ginanap noong April 1 to 10, 2021. Naging matagumpay po ang programang ito sa pakikipagtulungan ng mga guro, mga magulang, mga miyembro sa Iglesia ng Baesa Seventh-day Adventist Church, mga bata,
at ng ating pamunuan ng ating paralan sa kabuuan. Isang pagkakataon na makibahagi ang mga bata sa programang ito sa kabila ng sitwasyong sila ay nasa kani-kanilang mga tahanan. Ginampanan po ito ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 level at ng mga guro sa bawat baitang. Maraming bata po ang tumutok sa gabi-gabing programa kasama ng kanilang mga magulang sa kani-kanilang tahanan. Kabilang po sa mga nanood ang mga Seventh-day Adventist members at non-Seventh-day Adventist members na inimbitahan ng mga miyembro ng bawat care groups. Narito po ang mga larawan ng kanilang panonood. Registered sa ating programa. Sa kasalukuyan, patuloy ang bawat care groups na nagpa-follow up sa mga interest sa nakaraang programa. At kayong din naman, inimbitahan po natin sila sa ating gabi-gabing programa ng ating konferensya, ang Tanging Pag-asa Season 2, Mahal ka ng Diyos. Anuman ang kalagayan natin sa ngayon, tayo ay patuloy na hahayop sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa ating kapamilya, mga kaibigan, mga kapatiran, at sa ating komunidad. Ito po ang initial na report sa aming ginawang pangangaral. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. Whenever one is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. Everyone
one is reaching to the Father when two or three are gathered in His name. Whenever we hunger for His presence, He is there. We cry holy, we cry holy, holy, holy to the Lamb. We sing holy, holy to the great I Am. We sing holy, holy, holy when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He's there. We cry holy, holy, holy to the Lamb. We sing holy, holy to the great I Am. We sing holy, holy, holy when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, say holy, holy, holy when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, for His presence, He is there. He is there. My God is there. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Happy Sabbath po sa nasasakupan po ng Central Luzon Conference at ganun din po ang Area 4, ang Pampanga at Tarlac. Happy Sabbath po sa ating lahat. Isa pong karapatan na ang Area 4 ay makapag-report ng preparasyon namin sa ginagawang pangangaral ng Central Luzon Conference. Ako pala si Pastor Glenn Tautau, ang Area Chairman ng Area 4. Mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, ang Area 4 ay mayroon po kaming 10 distrito at 2 single churches at mayroon isang academy. So mayroon po lahat-lahat na 13 pastor na naka-assign po sa Area 4. At sa kabila, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, sa kabila po na mayroon po tayong banta ng pandemya, nandiyan po ang COVID-19, napakaraming restriction, maraming mga lockdown. Gayunpaman, ang gawain ay ang mga kapatid, ang mga manggagawa, ang mga laiko ay hindi po napipigil. Patuloy pong gumagawa ng mga Bible study ang ating mga liman, mga minamahal ko mga kapatid, upang ihanda ang gawain ito, ang paglilingkod sa ating mga kaibigan at sa ating kapwa. Nandyan po ang mga pagbibigay ng mga books sa mga komunidad. Bagaman mayroong restriction, pero hindi po nagpapapigil ang mga kapatid na humayo upang dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. At gayon pa man, mga kapatid, ang atin pong mga church planter, sila po ay humahayo upang magkaroon ng mga Bible study. Nandyan po yung atin pong mga care groups. Sila din po ay patuloy na humahayo upang magkaroon ng mga Bible study. Nandyan yung mga online Bible study. Hindi po nakakaadlang. Ang ating mga church planter, ang ating mga laiko, ang ating mga pastor ay gumagawa ng ganong mga kaparaanan. Mga pastor ay patuloy na nagbibigay ng mga Bible study at ang atin pong mga pastor din at ang mga layman ay gumagawa ng mga pangangaral, mga evangelism na ginagawa sa bawat distrito. Sa katunayan, mga kapatid, ang Area 4 ay sa kanila pong pagsisikap ang mga care groups at mga layko at mga pastor sa kanilang mga pangangaral ay mayroon pong mga tumanggap sa Panginoon. Nakakaranas po at sa ngayon sa amin pong mga nag-gather na mga reports, ang Area 4 ay mayroon na pong mga nabautismuhan na 105 dahilan sa mga pag,
pagpapagal ng mga kapatid at mga layman at mga pastor. At patuloy pong gumagawa pa rin ang mga manggagawa sa bukiran at ang mga kapatiran. Patuloy na sama-samang itinaguyod ang gawain ng ating buhay na Diyos. Nang sinimulan po ang gawain ng pangangaral ng Central Luzon Conference sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo noong April 10, ang mga kapatid ay handang makinig at mag-share ng pangangaral sa kanilang mga kaibigan. Kaya marami pong mga sumusubaybay gabi-gabi ang mga kapatiran sa buong Pampanga at Tarlac. Sila po ay walang tigil na mag-share ng mga pabalita sa kanilang mga kaibigan na hindi pa nakakaalam ng mga katotohanan. At sa kasalukuyan, mga minamahal kong mga kapatid, mayroon po tayong mga non-SDA na nakikinig, more than 300 souls. At ang mga kapatiran sa buong Pampanga Tarlac, gabi-gabi din ay nakikinig at nanunood sa mga pabalita ng kaligtasan na dala ng ating mahal na Pangulo. Ay more than 1,000, maabot ng 1,500 sa ngayon sa mga nakuha kong mga report ng aking mga kamanggagawa. Gayunpaman, mga minamahal kong mga kapatid, napakabuti ng ating buhay na Diyos. Pinasasalamatan ko ang mga kapatid sa Pampanga Tarlac, sa kanilang pong mga pagsisika, sa kanilang mga pagtataguyod sa gawain ng ating buhay na Diyos. Kaya nga, amin pong ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa ating buhay na Panginoon. To God be the glory. Salamat po and God bless us all. Isang mainit na pagbati mula po sa tanggapan ng Central Luzon Conference. Ang aking po pong i-discuss ngayon ay discipleship through comprehensive care group. So, ang focus po natin ngayon ano sa ating conference ay more on discipleship. Para sa ganun, marami man tayong mailapit sa ating Panginoon ay hindi po ito mawawala. Alam po ninyo, nagkaroon ng survey noong 2018, ang respondents po dito ay nasa 63,756. Ayon po sa research, ito yung findings. Out of 100%, only 65% have personal prayer. Out of 100%, meron pong 48% reading the Bible every day. Nasaan po ang 52% ng mga kapatiran po natin? At ang nag-i-engage po sa personal devotions ay 52% lamang. Ito po ang nakakalungkot. Ano ho? Kung kayo po ang Sabbath School Director, na alam mo na out of 100%, 36% lamang ang nag-aaral po ng Sabbath School lesson. Nakakalungkot. Ano ho? At out of 100%, only 37% have morning or evening worship with the members of their families. Ito po ang reason, mga minamag mga kapatid, ano ho, kung bakit na kailangan po nating i-disciples ang mga kapatiran po natin. At ang nakita po ng ating pong conference, para ma-disciples po natin, ma-nurture po natin ang ating pong mga kapatiran, kailangan po natin silang i-involve sa ating pong Sabbath School care group. What is discipleship? In the New Testament, the small groups are the natural growth environment of new disciples. Ano ho? So, ito po ay ebidensya. Bakit sa panahon ng ating manunubos na si Jesus, ano ho, bakit naging mabilis ang paglago ng spirituality ng mga membro noon dahil po sa small group. In other hand, community encourages sanctification because discipleship is not a private
experience. So kailangan po talaga nating maki-involve sa ating pong Sabbath School care group. Kailangan natin mag-join sa ating pong small group upang tayo ay mas mabilis ang paglago po natin sa ating spiritual. We need to be in a group to make us accountable to each other about our life in Christ. To truly worry about each other and to witness for Christ properly. Kaya nga po ang sabi po ni Russell Burrell, kailangan nating mag-join sa ating pong care group para maging mabilis ang ating pong paglago. Para malaman ng mga kapatiran kung nasan po tayo, kung tayo nagbabasa ng Bible, kung tayo ba ay walang minti sa mga pagdalo po natin sa ating pong iglesia. So, discipleship through comprehensive care group. Ayon po sa Acts chapter 2 verses 46 to 47. Ito yung biblical foundation ng small group kung bakit naging mabilis ang paglugo po nila sa kanilang spiritual. Ano ang sabi sa talata? So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from the house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. So mga kapatiran, ano ho, ito yung ginagawa po ng mga alagad noon. Ang mga membro po noon na sila ay pupunta sa bahay ng isang membro, kumakain po sila sama-sama, nagbabasa sila ng salita ng ating Panginoon, at pagkatapos, sila po ay nagkakaroon ng testimonies. Pupuri sila sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po sa teksto, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Ito po ang gusto po ng ating pamunuan. Ang ating pong administrations, ano ho? Ang ating pong mga administrators, ito po ang gusto po nila na tayo po ay lumugo sa ating spiritual sa pamagitan po ng pag-join natin sa ating Sabbath School care group. Ano ang purpose ng pagkakaroon ng comprehensive care groups? Ano ho? Number one, to reach the unchurched. Number two, to meet individual needs. Number three, to develop its person according to their God-given gifts. At ang pangapat, to raise leaders to sustain the growth of the church. Yan po ang purpose ng pagkakaroon ng comprehensive care groups para ma-disciples natin ang mga kapatid to reach the unchurched, to meet the individual needs. Ano ho? At mararanasan din ng mga membro po natin kung paano sila mag-church sa planting. Ito yung checklist for comprehensive care group. Number one, care groups are essential in our church. Sa media, no, pinag-uusapan yung lugaw kung ito daw ay essential. Sa ating pong iglesia, mga kapatid, ano ho, ang care group, ito ay essential sa ating pong iglesia. Some ways to teach the importance of care group like sermons, testimonies, seminars, congregational meetings, leadership meetings, at pagkakaroon po ng discussion with individuals. So ito ay mararanasan po natin
sa ating pong care group ministry. Ano ho? Kaya napakahalaga sa ating pong iglesia ang pagkakaroon ng care group. Another checklist for comprehensive care group. Genuine worship takes place in our care group. Ang mga kapatid, ano, dito mararanasan po natin ano ho, ang pagkakaroon po ng genuine worship. Bakit? As in our congregational service, we sing songs of worship. We also worship in other ways that are better suited to small groups. We often read passages of scriptures, lalo na po kapag binuksan po natin ang aklat po ng awit at nagkakaroon po tayo ng testimony, ng exchange of ideas. Ano ho? We sometimes have communion in our small groups. So, kaya kasama sa checklist sa comprehensive care groups, yung pong genuine worship takes place in our care group. Number 3, checklist for comprehensive care groups. Pastoral care is one through our care group. Kapag tayo po ay nagkakasakit, sino ang dumadalaw sa atin? Kapag tayo ay nag-aabsent sa ating pong iglesia, sino ang nagpapaalala sa atin na simba ka na this coming Saturday? Kapag nagbe-birthday po tayo, sino ang pupunta sa atin? Sino ang nagpipray sa atin? Sa care group, mga minamagmakapatid, mararanasan po ng bawat isa sa atin ang pastoral care. Ano ho? Mababantayan tayo ng ating pong kapamilya sa care group. Meron pong nagmamahal sa atin. Walang iba kundi ang ating pong ka-care group member. Number 4, isa sa mga checklist ito ay fellowship in our group is genuine. Bakit po? Ang sabi nga sa James chapter 5 verse 16, pray for one another. Be kind to one another. Accept one another. Build up one another. Serve one another. Be hospitable to one another. Forgive one another. And comfort one another. Fellowship in our group is genuine. Magiging masaya po tayo. Ano ho? Nagkakaisa po tayo. Nagmamahalan po tayo. At mayroong nagko-comfort po sa atin. Mayroong nagpapakain sa atin. At kapag tayo po ay nag-birthday, mayroong pupunta sa atin para ipag-pray po tayo. Mararanasan po natin ang genuine fellowship through Sabbath School care group. Ang panglima ay we use care groups to deepen spiritual passion. Lalago po tayo sa ating spiritual. Wala pong magbabackslide sa atin kung lahat ng mga kapatiran natin ay dadaan at magjo-join at magpapatuloy sa ating pong care group ministry. Bakit po? We teach all our small group members to practice personal Bible study. Tinutulungan din po natin manalangin at ini-encourage po natin sila na mag-memorize po ng talata ng ating pong Biblia. We also teach them ano ho, na mag-fasting at manalangin. Dahil po sa pagjo-join po natin sa care group, lalo tayong lalago sa ating pong spiritual na kalagayan. As of last week, ano ho, meron na pong 495 tumanggap sa ating Panginoon. So ngayon pong araw na ito, ano ho, April 17 at sa April 24, marami pong tatanggap sa ating mahal na Panginoon para hindi na ho tayo mabawasan.
para wala na pong mag-backslide sa atin, kailangan po natin mag-join sa ating pong care group upang tayo ay lalong lumago sa ating spiritual. Number six, ano ho? Number six, the spiritual gifts of group members are released. Ito palang advantage, ano ho, kung bakit sinama po sa checklist para sa comprehensive care groups yung spiritual gifts. Kapag ikaw ay member sa care group, nasa 10 to 12 lamang tayo. Kahit hindi ka marunong umawit, napapaawit ka kasi kakaunti lamang tayo. Hindi katulad kapag tayo ay isang congregation, ano ho, sa church lamang po tayo, ay hindi mapapansin yung mga hindi umaawit. So dahil tayo ay small lamang po tayo, ano, sa bilang, malalaman natin at mapapasama tayo sa pag-aawitan po natin. Ano ho? At through Sabbath School Care Group, na-encourage natin na ang mga kapatid mag-open ng Bible. Ayan. Na-encourage natin na mag-opening prayer siya. Or na-encourage natin na siya ay magbigay ng special number o kaya testimony. Marami po mga kababayan po natin ngayon, marami po tayong mga kapatid sa ating iglesia, hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung ano ang kanilang spiritual gifts. Dahil po, ano ho, sa care group ministry, the spiritual gifts of group members are released. Number seven, ano ho, number seven, sa checklist po ng comprehensive small groups, our care groups help our church grow. So, makakatulong yung care group po natin sa paglago po ng ating iglesia. Tulad po ng ang mga kapatid, natuturuan natin at na-encourage natin na mag-Bible study. At ang ating pong small group na-encourage sa pagtatayo po ng pulutong, ng simbahan, ng small group. Dahil po rito, ang ating pong iglesia ay lalong lumalago. Ano ho? At isa pa ho rito mga kapatid, ano ho, na isa sa checklist for comprehensive care groups ay we have a nurturing, discipleship, and retention committee sa ating pong iglesia. Napakalaga po, no? Meron tayong NDR, Nurturing, Discipleship, and Retention. So ito pong committing ito, ito yung magpapanukala kung paano i-nurture, i-disciples, at panatiliin ang mga kapatiran po natin sa ating iglesia. At dahil po sa small group, ano po, we identify care group leader. So bawat small group po natin, bawat care group natin, ay meron tayong mga care group leader. Ang mga care group leader natin, sila ang naglilid sa aktibidad ng ating pong small group, ng ating pong care group. At sila, siya yung tumatayong leader natin na lumilingap sa mga kapatiran po natin. Ano? We teach our care group leaders and other leaders to identify those who have potential to become apprentice small group leaders. Next mga kapatid, kasama po no sa checklist for comprehensive care groups. Ito po ay patapos na po tayo. We provide ongoing care and training for our care group leaders. So, tuloy-tuloy ano ho, ang pagtitrain sa ating po mga care group leaders, sa mga membro po ng ating iglesia. All of our small group leaders have a coach. Ito pong coach na ito mga kapatid helps the leader to develop in his or her group leading skills and character. So napakalaga po no na may mga training po tayo. Kaya kung may mga gustong mga kapatiran po natin, ano ho, lapitan lamang po natin ang ating po mga pastor, ang ating po mga area chairman para magkaroon po ng training
sa ating pong mga care group. Kaya mga minamahal mga kapatid, napakahalaga po ng mga checklist for comprehensive small group. So dahil po dito sa programang ito, sana po mapapanatili natin ang mga membro na sila'y gumagawa sa gawain ng Panginoon, madi-disciples natin sila, mano-nurture natin sila, may-encourage natin sila na gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Ganon din sa lahat ng mga leaders po natin sa Central Luzon Conference, sa lahat mga nanonood, sa mga churches po na nasasakupan ng atin pong Central Luzon Conference. Magandang umaga po at happy Sabbath po sa ating lahat. Welcome po kayo para po sa ating Sabbath School lesson. At ako pong inyong lingkod, Pastor Joel, at kasama ko po ngayong umaga ang akin pong kasama gabi-gabi para po sa ating Tanging Pag-asa Q&A. Walang iba kundi si Pastor Paulo Apostol. Good morning, Pastor Paulo. Pagbati mo sa ating mga viewers. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Happy Sabbath din, Joel. Alam ko, hindi naman tayo sasagot ngayon ng tanong, ngunit ating baba lang kasi yung ating lesson para sa buong week. Ayan. So sa umaga pong ito, dadako tayo sa ating lesson. Since limit lang ang ating time, kaya kinakailangan na maging mabilis din ang mga puntos na ating babanggitin sa ating lesson. Ang ating pong lesson para po sa week na ito ay All Future Generations. So titingnan natin kung ano ang may kinalaman sa lesson na ito. Bakit future generations? Bakit yung mga hanggang sa kahuli-hulihang henerasyon? Ano ang kinalaman nito sa ating lesson? Bakit ganito ang pagtalakay or title ng ating lesson? Siguro bago tayo magpaumpisa, Pastor Pao, ay pangunahan mo muna sa ating pong opening prayer. Tayo manalangin. Panginoon, hinihiling po namin ang karunungan nagbubuhat sa inyo habang aming tatalakayin at rerapasuhin ang leksyon para sa buong sanlinggo. Naway dalhin kami nito sa malapit na ugnayan sa inyo. Dalhin kami sa pagkaunawa sa inyong plano at pagmamahal sa amin. At lalo tigit, madala ang bawat isa Panginoon sa malalim na ugnayan at commitment po sa inyo. Salamat po sa patuloy niyong pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa atin pong key text sa lesson na ito, kung kayo po may mga Bible, masusumpungan po sa Genesis chapter 6 verse 8. Genesis chapter 6 verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So maganda yung binanggit dito, Pastor Pao, sa key text pa lang, meron ng concept ng grace. Even pala sa Old Testament, hindi lamang pala masusumpungan sa New Testament. Kasi di ba, pag binasa natin Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sa pamamagitan ng biyaya, tayo naligtas. But here, merong concept na pala ng grace sa Old Testament ang kung saan si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng ating Panginoon. Siguro itong hayaan natin ilan sa mga puntos, ilan sa mga prinsipyo ng ating pagtalakay. Kasi kasama dito, Pastor Pao, yung epekto ng kasalanan. So isa-isahin natin ang naging epekto nito sa all future generations. Bakit kinakailangan pag-aralan natin ang konsepto about sa kasalanan? Bakit kinakailangan nating pag-aralan yung point of reference natin na sila Noe, sa kabila ng lumalaganap ng mga kasalanan sa buong sanlibutan, hindi pa rin pumayag ang Diyos na wala siyang masumpungan na matuwid sa kanyang harapan. Kaya isa-isahin natin ang ilan sa mga principles na hindi naman natin pwedeng sabihin na kahit kumalat yung mga kasalanan sa buong sanlibutan, wala nang nagawang mabuti ang Diyos. Tama? Kaya dito, pag binalikan natin yung point of reference ng lahat ng kabutihan ng Diyos, makikita po natin na maging sa time ng creation, meron na ang statement regarding sa pagiging mabuti ng Diyos. Pag binasa natin sa Genesis, kumbaga sa lesson, sinasabi ito na divine opinion. Nang sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 31 is, all was very good. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Diba? So, subalit hindi natin naiwasan
Nang dahil sa kasalanan, kumalat ng kumalat hanggang sa nagpatong-patong na marami ng mga transgressions and rebellion. So tingnan natin sa lesson po natin, unang-una dito, ano bang makikita natin dito sa epekto ng kasalanan, Pastor Pao? Aling mga prinsipyo ang dapat nating tandaan pag pinag-aralan natin yung tungkol sa paglaganap at pagkalat ng kasalanan? Siguro para ma-appreciate natin, Joel, yung grace, napakaganda ng sinabi mo, biyaya. Baliktanawan natin, ano bang sinasabi dito sa araw ng Linggo, yung mga epekto. Ako inisip ko yung salitang progression kasi when it comes to progression, ang kasalanan ay lagi may epekto. Ano yung mga epekto nito? Ang una epekto na sinabi po sa ating leksyon na yung kasalanan sa Genesis 3 verse 6 ay sinasabi ay kayang mag-persuade and influence others. Ang kasalanan na hindi lamang mananatili sa'yo, bagkus pwede kang maka-influensya ng ibang tao. Hindi natapos doon. Sa Genesis 3:11 hanggang 13, pinakita naman dito yung, alam niyo yung tayo nagbabasketball, Joel. Paborito natin laro. Isang bagay na kailangan nating iwasan at yung tinatawag na pass the bucket or blaming game. Dahil epekto ng kasalanan, hindi lamang ito nakaka-impluwensya, bagkos dumarating sa pagkakataon na tayo din na nagsisisihan. Tapos itong kasalanan din sa Genesis chapter 4 verse 5, kaya kailangan nating tingnan maigi dahil ito'y pwedeng maghugot at magpanatili ng galit at muhi. At pagkatapos ng muhi, nawawala na yung tinatawag nitong commitment sa Panginoon sa Genesis 4:19. At dumating din sa Genesis 4:32 yung tinatawag na ikaw din ay kakayanin mong pumatay. At sa kahuli-hulihan, 6 verse 2 sinabi, pwede ka rin kahit ikay ay banal, ikay malapit sa Panginoon. Pag ikay napalayo sa Kanya, you can make poor choices, ungodly decision, at sa kahuli-hulihan, it can spread sa kabuuan ng sanlibutan. So ito yung epekto, Joel, ng kasalanan kung bakit kailangan natin makita ito at bakit kailangan ng tasalita ay biyaya na gawin ng Panginoon nung kanyang nasumpungan itong si Noah. Tsaka titingnan natin, hindi lang yung basta umusbong lang yung kasalanan out of nowhere. Makita natin may progression dyan sa lesson natin. Simula pa lang sa Genesis chapter 3 hanggang Genesis chapter 6, may progression ng pagkakasala dyan. But sa kabila ng, alam niyo yun, namumuhi ang Diyos sa kasalanan. Gusto talaga ng Diyos na i-eradicate lahat ng mga kasalanan. Kaya makikita natin dito bakit ginamit ang arka ni Noe, maging ang pamilya ni Noe, para patunayan ng Diyos sa kabila ng kumakalat ang karahasan at iba't ibang mga pagkakasala ng tao sa sanlibutan, nag-offer ng Diyos yung tinatawag natin na covenant. Magandang pag-aralan to kasi parang theme ito, Pastor Pao, sa buong Bible na laging nag-i-establish ang Diyos ng covenant. So sa kabila ng may pagkakasala, marami mga pagkalat, nakasumpong pa rin ng biyaya si Noe sa mata ng Panginoon. So posible pala yon, Pastor Pao, no, na kahit nabubuhay tayo sa mundong makasalanan, pwede pa rin tayong lumakad kasi ang description dito kay Noah, he was righteous, he was blameless, he walked with God. Meaning, di ba? Pwede tayong mabuhay sa mundong ito na tayo ay sa kabila ng marami mga pagkakasala, pwede tayong mabuhay na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pag-establish unang-una ng Diyos ng kanyang covenant sa kanyang mga tao. So, pag-usapan natin to, ano masasabi mo dito? Kasi si Noe, nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Diyos. So, let's talk about covenant, Pastor Pao, kasi parang almost ito yung tema ng ating pong Sabbath School lesson. Siguro doon natin ma-appreciate, Joel, yung kabutihan ng Panginoon na bagamat, di ba, nakita natin yung progression ng sin. Kung sa atin, normal, di ba, pag tayo stress na stress, ang dami ng problema, parang hopeless and helpless. Pero sa kabila, ang sabi, when sin abound, lalong doon umabound yung grace ng Panginoon. Correct. At pinakita ng Panginoon ito dito sa covenant. Alam niyo, isang, Joel, isang napansin kong characteristic nitong covenant na ito. Kasi pag sinabi natin covenant, usually, siyempre, ang sabi doon, it's between two parties, tama, di ba? Merong, merong agreement. Pero correct. Ito, ang kakaiba dito sa covenant ng Panginoon na ginawa, sabi natin, ibinigay kay Noe, ito ay initiative ng Panginoon. Ang tanong, pag ikay nakipag-covenant, alam nyo, sa panahon natin ngayon, lagi ang iniisip ng tao, anong gain ko? Pag ako na pag-asundo, di ba, sabi, ano naman sa part ko? Baka ako na lang lagi yung makikinabang.
Baka ako na lang lagi yung, o baka ikaw na lang lagi. Pero dito, kakaiba, ang ginawa ng Panginoon, wala talaga sa Kanya. Kundi ginawa niya itong covenant na ito, hindi para sa Kanya, dahil doon sa Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya maganda yung sinabi niya dito, no, after nung, yung pag-establish ng covenant ng Diyos, sabi niya kay Noe, but I will establish my covenant with you, sa Genesis chapter 6, verse 18, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. So, ang nakita ko dito, Pastor Pao, ano, hindi lang mismo yung sarili natin, even our own household, pwede sila makasumpong ng biyaya mula sa Diyos. Una-una dapat, nakita ko dito dapat, yung mga head ng mga family, dapat sila din talaga maging tagapanguna sa kanilang mga tahanan. Kaya napaka-importante ng role, unang-una ng mga magulang. Napaka-importante ng role tayo mga ama ng tahanan, Pastor Pao. Malaki ang role natin sa ating mga anak na maging ang ating mga anak, mabiyayaan sila na makasumpong din sila ng biyaya sa harapan ng Diyos. Now, paano makakasumpong ng biyaya ng Diyos kung mismo na tayong mga ama ng tahanan, hindi tayo nasusumpungan? Alam nyo, marami akong kilala na, alam nyo, napakahirap isipin na paano maipapangaral din sa mga anak yung kabutihan galing sa Diyos kung mismo ang mga magulang ang tagapanguna nito. Tama? So dapat tayo muna yung i-execute natin parang ating buong sambahayan madamay sa kabanalan na nais ng Diyos. Ito yung kay Noe na nakita ko. Hakot niya talaga lahat ng pamilya niya. Yung covenant ng Diyos, hindi pwede na ang Diyos lang ang may... Although ang Diyos nag-offer, pero malaki ang role ng mga tao doon na meron silang response sa covenant ng Diyos. At ang kagandahan dito, Pastor Pao, hindi ang tao ang nag-i-establish ng covenant. Take note, ang tao yung makasalanan. Dapat ang tao yung, di ba? Sa perspective natin ng mga tao, dapat ang tao ang humahabol sa Diyos. But iba sa perspective ng Diyos, di ba? Pag binasa natin yung Genesis chapter 15, di ba? Sa ancient Near East na practice, iba yung nag-i-establish ng covenant. Pero dito, ang Diyos ang nag-i-establish ng covenant sa kanyang mga anak. And that's the great lesson na pwede na nating makuha sa lesson na ito, na kahit saan tayo pumunta, ano man ang ating gawin, na kung saan saan tayo pumupunta sa buhay na ito, marami tayong desisyon. Ang kagandahan dito, hahanap-hanapin tayo ng Diyos. Ano man ang estado ng ating buhay dahil sa covenant na in-establish ng Diyos. Sa kahit ano mangyari, hahabulin tayo ng covenant ng Diyos. Tama yun, Pastor Joel. Isang makikita natin dito, na gaya nung sinasabi, actually the Bible, it's not the journey of man seeking God, but it's always God seeking for the man, for the mankind, dahil gusto ng Panginoon na mapalapit sa atin. Yun nga lang sa ating lesson, makikita natin na though na it's initiative ng Panginoon, sa kabilang banda, hinighlight din yung buhay nitong si Noah. Na sa kabila ng ganong panahon, makikita natin sa ating leksyon na sinasabi na napakahalaga na tayo din ay lalakad sang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Dapat tayo magpapasakop pa rin sa Panginoon, at lalo't higit, dapat makaisa sa kabuhayan natin. Ang sabi dito sa nabasa kong quotation, This Day with God, gusto kong pahapyawan na mabasa. Ang sabi dito, it was through Noah's consistent faith and words combined that condemned the world. He not only preached the present truth appropriate for the time, but he acted every sermon. Had he never lifted his voice in warning, his works, his holy character among the corrupt and ungodly would have been condemning sermons to the unbelieving desolate of that age. He bore himself with a Christ-like patience and meekness under the provoking insult. Actually, mahaba pa ito, pero ang nakita ko dito, napakahalaga na sa buhay natin mapakita itong bagay na ito. E ang tanong dito, Pastor Joel, ito na may covenant ng Panginoon, binigay kay Noe. At si Noe ay nag-response. Ang tanong, ano daw yung palatandaan at katibayan na pinakita ng Panginoon na kung saan ito'y magiging tanda at magiging selyo na ang Panginoon ay tunay na nakipagtipan dito kay Noah? Gusto kong basahin ito sa Genesis chapter 9 verse 12 to 17. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop, at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon. Ibig sabihin, this is not only during the time of Noah, Pastor Paulo, and even sa mga generations like us, na lagi nating maalala yung palatandaan ng Diyos. Maglalagay ako ng baghari sa ulap, sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang baghari,
aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko nalilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahag hari sa mga ulap, alalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Take a look, Pastor Pau, even yung mga natural phenomena na nakikita natin, even yung mga nature ano, could speak about God's covenant. So instrument din maging ang bahaghari para maging palatandaan. Tinan mo, kahit ngayon, di ba, may observation pa rin tayo, Pastor Paulo, sa bahaghari. Nakikita pa rin natin yan pagkatapos ng ulan. So in that way, makikita mo na, although yun ay kasunduan ng Diyos sa sinabi niya sa time ni Noe, but ang sabi niya, to all future generations. So napakahalaga ng covenant na ine-express ng atin pong lesson na ito, na although ang Diyos ang nag-establish, but of course, meron tayong part na gagawin dito, Pastor Paulo. Hindi lang tayo pa kuya-kuyakoy dito sa inaalok ng Diyos. It's a relationship between God and human. So dito naman, Pastor Paulo, kasi, di ba, ang pamilya nila Noe lang ang natira sa Thursday lesson natin. Only Noah was left. Ano bang concept nito? Kasi even yung word na remnant, natira, di ba, nalabi, binanggit dito. So ano bang kahalagahan, Pastor Paulo, na maintindihan natin na yung bagay na remnant or nalabi or natira ay dinidiscuss ng Bible? Kasi 8 lang yung natira dun eh, sa arka ni Noe, the rest na lipol na lahat. Ano bang kahalagahan nito sa ating pong pag-aaral? Isa sa mga consistent na theme sa buong kabuuan ng banal na kasulatan, yung salitang remnant. Ako, sinimplify ko, inisip ko na bakit ba? Una, yung remnant ay nandyan, nandun sa provision ng Panginoon. Mm-hmm. They were preserved to serve and to persevere. Mm-hmm. At may purpose. So sa madaling sabi, itong theme ng remnant ay hindi lamang ito dahil sa yun na lang ang natira. Bagkus may purpose ang Panginoon. At lalo tigit, hindi dapat mawala yung remnant sa mission. Dahil isa sa nagiging problema, kaya nawalang natitira, dahil nawawala na yung mission and purpose. Maraming mga talata sa banal na kasulatan gusto ko mag-cite ng kaunti. Genesis 45 verse 7, yung salitang remnant o sa R, ginamit ito nung kay Joseph na nagtirang Panginoon to preserve, di ba? Para may manatili. Mm-hmm. Sa Isaiah 10:21, ito naman ay yung remnant ay hinihimok para sila'y magbalik sa Panginoon. Isaiah 11:11-12, sinabi dito, itong remnant ay muling titipunin. Ang remnant din, Isaiah 28 verse 5, ay may kinalaman sa pagre-rejoice sa Panginoon. At Isaiah, last two, Isaiah 10:20, Pastor Joel, yung remnant daw ay dapat mag-relay sa Panginoon. At yung remnant, Isaiah 37 verse 31, ito'y mamumunga. Mm-hmm. Maraming gusto ituro sa atin itong concept ng remnant, pero ito ay hindi taliwas at hindi pa rin lalayo. Kaya merong remnant, it's because of God's grace. Dahil gusto pa rin ng Panginoon na mapanatili ang kanyang pagmamahal doon sa mga tao sa sanlibutan. Correct. So, ang concept ng remnant ay hindi lang siya basta sinabi na may natira, kundi kumbaga, kahit sa kakaunti na mga tao, pwedeng i-proclaim ng Diyos yung kanyang covenant. Kaya dito natin masasabi na hindi porke marami, sila na yung totoo at tama, kundi sa nalabi at natira, dito minsan namamayagpag ang biyaya ng Diyos. Kaya bago tayo magtapos sa lesson natin, gusto kong basahin ito mula sa SDA Bible Commentary, Volume 1, page 265. Ang sabi dito, the rainbow, a natural physical phenomenon, was a fitting symbol of God's promise never to destroy the earth again by a flood. Inasmuch as the climactic conditions of the earth would be completely different after the flood, and rains would in most parts of the world take the place of the former beneficent dew to moisten the soil, something was needed to quiet man's fears each time rain began to fall. The spiritual mind can see in natural phenomena God's revelations of himself. Thus, the rainbow is evidence to the believer that the rain will bring blessing and not universal destruction. So see, so hindi lang ito basta rainbow pinakita, kundi gusto ipakita ng Diyos that He is a God
who sustains the universe, who sustains the needs of His people. So every time we see a rainbow, Pastor Paolo, makikita natin na ang Diyos ang nagsusustain sa kanyang mga anak. And meaning to say, ang Diyos ay faithful sa kanyang covenant. So ito yung dapat panawagan natin sa ating mga kapatiran na nanonood. Ano ang ating tugon sa covenant ng Diyos? At kahit saan tayo pumunta, mga kapatid, mawalay man tayo sa Diyos, isa ang sinisigurado ko, hindi nagbabago ang pagtanaw ng Diyos sa atin. Kahit gaano man tayo kasama, as long as darating tayo sa punto ng buhay natin na tatanggapin natin ang ating Panginoon, bibigyan natin siya ng pagkakataong yakapin natin siya sa ating buhay. Kaya ang panawagan po natin, maging sa time natin ngayon, if faithful ang Diyos, sa time nila Noe, naniniwala tayo, God would still be our faithful guide and protector maging sa time natin ngayon. Any last words sa ating mga kapatiran at sa lahat na nanonood sa atin, Pastor Pao? Gaya nung sinabi mo, Pastor Joel, gusto ko din humugot dun sa rainbow. Nagtatanong, minsan nagtataka tayo, bakit kailangan ng symbol? In a covenant, para mapagtibay ito, there should be a seal. In a covenant, merong palatandaan. Sa side ng Panginoon, hindi na kailangan ng Panginoon ng palatandaan. Because God is a constant God, nandun yung love niya. Bakit may palatandaan? Bakit may rainbow? Because we often forget. Tayo mga tao ang nakakalimot. Tayo mga tao ang nawawala ng pag-asa. The rainbow also will give us the assurance na mahal tayo ng Panginoon. Nagagawa pa rin siya sa atin. In that covenant, makalimot ka man, di ba? Makalimot ka, di mo pansinin. Pag umulan, nandyan pa rin rainbow. Meron pa rin, oo. Just like the Sabbath. Kahit the 6 days wala kang gawin, malimutan mo ang Panginoon, nandun pa rin yung pag-ibig ng Panginoon because God is faithful. At ang panawagan sa atin, if God is faithful, what would be your response? I hope and pray na tayo patuloy na mag-commit ng sarili sa Panginoon. Amen. So, diyan po nagtatapos ang ating Sabbath School lesson sa week na ito to all future generations. And even in our time today, makikita natin kung gaano ka-faithful ang Diyos. As long as my rainbow, ay lagi nating makikita na ang Diyos ay faithful sa kanyang pangako that He will always supply the needs of His people. So tayo po yung manalangin sa pagtatapos ng ating pong lesson. Dakilang Diyos, maraming salamat na sa umagang ito, nakatapos po kami ng aming pag-aaral ng Sabbath School lesson kasama na ni Pastor Paolo, ganun din ang mga kapatiran po namin sa buong Central Luzon Conference, sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat na ang iyong covenant, inyong in-establish. Hindi kami ang nag-establish, Panginoon, kundi ikaw ang nag-establish upang hindi ito mag-fail. Sapagkat kung kami mag-establish, maring ito mag-fail, Panginoon, maring wala itong bisa sa part namin. Subalit salamat sa kapangyarihan mo sa iyong pag-ibig na inyong ibinigay ang inyong pong covenant upang kami mabuhay na may pag-asa. Pagpalain niyo po ang aming Sabbath School lesson. Ganon din lahat ng nanood po ngayon, magbigay po ito ng inspirasyon sa kanila at pag-asa na sa kabila ng kawalan ng pag-asa sa sanlibutang ito, magpapakita pa rin ang ibinigay ng Diyos na palatandaan na nariyan siyang palagi, nakatingin sa gawain ng kanyang mga anak, lagi na nasa tabi namin, saan man kami magpunta, hahabulin kami ng pangako ng Diyos. Salamat sa inyong paikinig sa aming dalangin at patuloy na pagpapala. Ang lahat na ito aming hiling at dalangin, kasama ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan, alang-alang sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat at magandang umaga at happy Sabbath po sa ating lahat. Sa malawak na teritoryo ng Central Luzon Conference, matatagpuan ang natatanging bayan ng Isabela na bahagi ng ating teritoryo. Sa lugar na ito, magpapasimula ang ating pag-abot sa napakaraming tao na nangangailangan ng pabalita ng ating Panginoong Diyos. Kaakibat ng ating I Will Go Plant a Church Initiative, ay ang pagpapasimula ng ating proyekto ng pagpapalawak ng gawain sa lugar ng Palanan, Isabela.
ang bayan ng Palanan ay nananatiling hamon sa ating pagmimisyon. Sa lugar na ito, tayo tutugon at magpapadala ng mga misyonero, church planters na gagamitin ng Panginoon upang umabot sa mas nakararaming tao. Dalawang kabataang lalaki, isang mag-asawa na bagong kasal. Iyan ang mga tumugon sa ating hamon ng pagmimisyon sa bayan ng Palanan. Ang dalawang kabataang lalaki ay magsisilbing tugon natin sa one year in mission doon sa bayan ng Palanan. At ang dalawang bagong mag-asawa ay magsisilbing mga health missionaries. Sa lugar ng Palanan, magtatatag sila ng mga bagong pulutong ng mananampalataya at aabot sa napakaraming tao. Samahan niyo po kami. Saksihan natin ang kanilang pagtugon sa napakalaking hamon ng pagmimisyon. Ito po si Pastor Raylord Reyes and I will go. Ako pala si James Paulo Biernesendanya from Inalungan, Aurora. At ako po ay graduate ng Theology sa Northern Luzon Adventist College, year 2017. So sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko sa ibang lugar naman. Isan mo ko kung saan yung medyo mahirap. So dito, nakita ko rin sa Facebook na mayroong panawagan na nangangailangan sila ng isang mga missionary na pupunta sa Palanan, Isabela. At dito, nag-pray ako kay God. No? Bago yun, nagkaroon muna kami ng 10 days of prayer. At dito, nag-pray talaga ako kay God, Lord, kung willing ninyo na ako'y pumunta sa Palanan, so ako'y mag-send ng resume. At dito, nag-send ako at kinausap ko rin yung mga iba kong mga kaibigan. At sabi nila, kung saan ka masaya, pumunta ka. At dito, sinagot naman ng ating Panginoon Diyos ang aking panalangin. So, ang mga kaparaanan ko po na gagawin o gagawin namin na aming aking partner para maabot po namin yung mga tao din sa Palanan ay unang-una po sa pamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu. No? Na kailangan po natin na ang ating pong sarili ay ilapit po natin sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung sa aking sarili po, hindi ko po kayang gawin yun. Kinakailangan ko po talaga na mayroong Kristo sa buhay ko na makita po si Jesus Christ sa aking pong buhay. At dito, kung ano po yung ginawa ng ating Panginoon Jesus noong unang panahon, siya po ay nakimingle po sa mga tao doon. At ganoon din po yung gagawin po namin na pamamaraan. So, ang Palanan po ay napakagandang lugar. Excited na po ako pumunta ron. Gusto ko po talaga makapunta ron sa Palanan dahil alam ko na yung lugar na iyon ay hinanda para sa amin ng ating Panginoon Jesus. So, ang ginawa ko lang po paghahanda sa Palanan, unang-una po ay siyempre yung physical po natin, no? Napangatawan. Physically fit ka dapat doon. At isa pa rin po yung spiritual life. No? Ako po yung nabasa ng Bible, nag-pray. Talagang mas lalo ko pong nilapit ang aking sarili sa ating Panginoon Diyos. Kasi pag pupunta ka sa isang lugar at hindi ka handa, baka ikaw po ay ma-culture shock ka agad. No? Kaya talagang hinanda ko po yung aking sarili. Nasabi ko nga po sa aking sarili, kahit ano mangyari, walang uwi, I will go. Ako po si Maldeline Aloha Mainit. Hindi po ako graduate ng pagkapastor. Ako po ay graduate ng BSc Mathematics. One time may nakita akong isang post sa Facebook na ito ay nangangailangan ng missionary. At ito po ang aking tinugunan. At parang nakita ko yung sarili ko na doon ako masaya. At doon ako nagiging makapaglingkod sa Panginoon. Dahil yung willingness ko ay makapaglingkod sa Panginoon dahil doon ko nakita ang totoong buhay ko na doon ako masaya. So actually, dumaan kami sa training. So ito'y napakagandang training dahil it's a great advantage for me na maka-attend ako sa training na yun kasi ako ay baguhan at doon ko nalaman kung paano i-reach out yung mga taong hindi pa nakakarinig ng magandang balita. Doon ko na-realize na dapat sa lahat ng panahon, dapat una sa paggawa sa Panginoon, dapat lagi tayong manalangin. Pagkakaisa at pagtutulong-tulungan. So, ang assignment ko po ay sa Isabela, Palanan. So, yung lugar na yun ay hindi ko pa siya, ngayon ko lang siya na-encounter na lugar. So, first time kong pumunta doon,
Pero hindi ako natatakot na pumunta doon dahil alam ko hindi kami pababayaan ng Panginoon. Alam kong marami akong naririnig na hindi daw magandang lugar na yon, pero sa gabay at tulong ng Panginoon, alam ko hindi niya kami pababayaan. Sabi nga, in everything you do, put God first and He will crown your effort. So yun yung pinahahawakan ko. So, sa lahat ng mga gawain ko papunta doon, lagi kong aalalahanin ang pangako ng Panginoon. He will crown my efforts. I'm Richard Arienda. At ako naman po si Kendra Arienda. Expectation namin dito, syempre nakaka-excite dahil nasasabi natin virgin territory pa talaga. Wala pang building, church na building. But kahit na naumpisaan namin ako ng pastor na church planting doon, na at the same time sa excitement, natcha-challenge talaga kami. Kasi parang ito yung pioneering, parang napakahirap lalo na wala kaming background ng theology talaga. But we believe na by the grace of God, nasa tulong ng Holy Spirit, yung mga tao doon bubuksan ng Holy Spirit mga puso nila para tumunod. There is so much need na tayong lahat ay gumawa at makilahok sa gawain ng napakalapit na ng panahon na siya ay babalik. And we are inviting each and everyone na kahit nasan man tayo ngayon, huwag tayong mahiyang ma-share kung ano ang ating maibibigay sa ating community upang mas mapalapit at mas makilala nila ang Panginoon. Ating natunghayan ang pagtugon sa tawid-dagat na hamon ng gawain nila Kendra at Richard, James at Madrin. Sila ay sama-samang aabot sa mga tao sa bayan ng Palanan, magtatatag ng mga bagong iglesia, at ipapahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Ang mga kabataang ito ay nagdesisyon upang magsakripisyo ng kanilang panahon, lakas, upang maging bahagi ng gawain sa Palanan ni Isabela. Kapatid, ang lugar ng Palanan ay nanatiling hamon sa ating pag-umisyon. Maaaring kayo ay isang iglesia na nais tumugon, tumulong sa gawain sa bayan ng Palanan. Maaari kayong mag-organize ng inyong grupo upang magpahayag ng pabalita sa lugar ng Palanan. O maaari kayong mag-sponsor ng mga gawain natin, outreach program, at pagmi-ministeryo doon sa bayan ng Palanan. Kapatid, ikaw rin ay tinatawagan ng Panginoon sa buhay ng pagmi-misyon. Maaring tinatawagan ka magbigay ng panahon, lakas, at magsakripisyo para sa ating Panginoong Diyos. Tutugon ka ba at sasabihin, I will go! I will go? As we close our Sabbath school, let's sing Whiter Than Snow. Be whiter than snow.
Lord Jesus, look down from thy throne in the skies and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I wait, blessed Lord, at thy crucified feet. Thy feet for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now within me, new heart create. To those who have sought thee, thou never saidst no. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Tayo po ay manalangin, mga kapatid at mga kaibigan. Mapagmahal at mahabagin po naming Diyos, ang inyong tahanan ay nasa mga langit. Damang-dama namin, Panginoon, ang inyong banal na presensya sa araw ng Sabbath na ito, na kung saan inyo kaming ginabayan at patuloy ang proteksyon sa aming mga buhay mula sa karamdaman at virus na COVID-19. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sa mga magandang karanasan ng aming mga kapatid, mga patutuo. At salamat din, Panginoon, sa inyong reminders, lalo sa aming leksyon na aming napag-aralan. Patuloy niyo po kaming patnubayan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan at pagpalain. Inyo din pong pagpalain ang patuloy ng aming pagsamba sa maghapon. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan para sa ikalawang serbisyo. Inyo pong pagpalain, Panginoon, ang mga gaganap na mga panauhin upang paglingkuran kayo at ang inyong sambahayan. Itong aming hiniling, Panginoon, at aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mahal ka ng Diyos. Ito ang mensahe ng Panginoon mula pa nang lalangin niya ang mundo. 6,000 taon na ang nakalilipas. Hindi nagbabago ang mensaheng ito na matatagpuan sa kanyang banal na salita. At hanggang sa atin pong kapanahunan, nagpapatuloy po ang ating Diyos sa pagpapakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa sangkatauhan. Mahal ka ng Diyos. Nais niyang marinig at maunawaan mo ang kanyang kalooban para sa sanglibutan. Ano-ano ang kanyang mga panukala para sa iyo? At papaano mo matatamo ang pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay? Mahal ka ng Diyos. Ito ang amin pong imbitasyon para sa inyo na nagnanais malaman ng kahangahangang pag-ibig niya na hindi nagmamaliw at walang hanggan. Nais naming makasama ka sa darating na Abril 10 hanggang 24 para sa isang
pag-aaral online. Ito po ay isang oras na punong-puno ng pag-asa sa mga katotohanang maghahatid sa iyo sa pagkilala at pagtanggap sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Kaya huwag po kayong mawawala sa 14 na gabi na pag-aaral, pagpapahayag tungkol kay Jesus, ang ating tanging pag-asa. Para po sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, awitin po natin ang O Worship the King. O Worship the King, O glorious above, O gratefully sing His wonderful. Magandang araw po ng Sabat sa lahat ng ating mga kapatid sa buong nasasakupan ng Central Luzon Conference. Gayun din sa iba't ibang dako na nakita natin sa ating pagsubaybay dito sa ating online evangelism Tanging Pag-asa Season 2, Mahal ka ng Diyos, ang iba't ibang lugar at iba't ibang mga tao na patuloy na nanunood at sumusubaybay sa programa ito. Sa umaga pong ito, tayo ay magkakaroon ng isang natatanging pagsamba upang patuloy nating papurihan, parangalan ang ating dakilang Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng masaganang pagpapala sa buong sanglinggo
ng ating pagsasama-sama upang patuloy nating mapakinggan ang kanyang mabubuting salita. Sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, amin po kayong patuloy na inaanyayahan na ating makasama sa pagsambang ito upang atin minsan pa'y maranasan, madama po natin ang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kaya nga po sa oras na ito, patuloy kaming dumadalangin ng ating pagsasama-sama hindi lang ngayon, kundi hanggang sa matapos ang ating online evangelism sa April 24, na sa panahon na yon ay maraming mga tao, mga kaluluwa ang magpasya para kay Kristo at tanggapin siya bilang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nais ko pong patuloy kayong anyayahang buksan po natin ang ating banal na kasulatan na atin ngayong masusumpungan dito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ganito po ang sinasabi sa atin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa atin sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito, ipinakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang lubos na pagpapahalaga sa atin. Ito nawa ang siyang patuloy na mag-akay sa atin na atin siyang mahalin, paglingkuran at ang ating buhay ay lubusan nating isuko sa kanya at habang tayo ay nagsasamba o sumasamba sa umagang ito, maramdaman natin ang patuloy na panawagan at pakikisama ng ating tagapagligtas. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Holy, holy, holy.
once again, it's God's day of the week. It's the Sabbath, blessed Sabbath. After 6 days of work to his temple, we come to adore and worship the Lord. It's the Sabbath, blessed Sabbath. Seventh day made by God for rest. It's the Sabbath, blessed Sabbath. Dakila po naming Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Sa mga oras pong ito, kami po'y nagnanais na Ikaw ay sambahin, purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pamamagitan po ng plataforma pong ito, ng live streaming, kami pong mga kapatid, ay naglalayong Ikaw ay purihin at sambahin. Hinihiling po namin, O Diyos, suguin mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu at sa pamamagitan niya, magsalita ka po sa aming mga puso at sa aming mga isip sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po at maligayang araw po ng Sabado sa inyong lahat ng mga tapat na katiwala ng ating mahal na Diyos. Pasalamatan natin ang ating mahal na Diyos ngayong umaga sapagkat patuloy tayong nananagana sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin. At muli nating alalahanin ang ating mahal na Diyos sa araw nito ng ating pagsamba upang ibalik muli ang ating pong mga handog at ikapok. At nang sa ganon ay ito ang magiging pahayag ng ating pagsamba sa Kanya. Bago po natin lupumin ang ating mga handog at ikapok, nais ko pong buksan at basahin ang aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 8, ang talatay 18. Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Are you having a problem returning your tithes and giving your offerings in this pandemic? Don't fret! We've got you covered. You can now be a faithful steward using our online facilities. In your browser, just type clcgiving.online. Enter your details like name, email address, contact number, church, and your area. Key in the amount you will give as tithes and offerings. You can also give to a specific department or ministry. Choose the payment method, credit or debit card, GCash, PayMaya, or GrabPay. Then click Proceed. It's that easy. You can also use your cell phones or tablets. Visit clcgiving.online now. God loves a cheerful giver. Thank you.
is God from whom all blessings flow. Praise Him, O creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po'y manalangin, mga katiwala ng ating mahal na Diyos. Mapagpala po namin Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Labis po ang aming pasasalamat at pagpuri sa iyong kadakilaan. Salamat po sa mga pagpapala namin tinanggap sa alin na araw na nagdaan. Pagpatuloy po kaming sumasagana sa lahat ng mga bagay. Dakilang Diyos, inyo pong pagpalain ang mga nalikom ng mga ikapu at mga handog. Nawa ito ay lalong magpapabilis sa pagkatapos ng inyong banalagaway dito sa mundo ito. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang inyong mga anak na lalong higit nilang makita ang kapahayagan ng inyong kadakilaan sa kanilang mga buhay sa mga darating pang mga araw, linggo, buwan at taon. At patuloy po ninyong paglubayan ang bawat katiwala po ninyo na patuloy na nagtatapat at nagiging masunurin sa inyo. Ingatan po ninyo ang pananalapi ng bawat sambahayan, ng bawat iglesia at ang inyong pong institusyon ng Central Luzon Conference. Naway matugunan po namin ang lahat ng pangangailangan sa banal na gaway ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot-hiling sa matamis at kagalang-galang pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Ating pong awitin ang This Is My Father's World. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. Reading ay masusumpungan po natin sa aklat po ng Unang Korinto 6, versikulo 19 hanggang 20. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, ay inyo pong buksan at atin pong babasahin. Ang wika po sa verse 19,
O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Manalangin. O mapagmahal at mahabagin po namin Diyos. Diyos na manlalalang at gumawa ng lahat ng mga bagay. Kayo po na nagbibigay ng sagana sa iyong mga anak. Kayo ang aming comforter. Kayo ang aming tagapagligtas. Nararapat lamang po rin ang iyong pangalan. O Diyos, sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong umaga kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Nagsisisi po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sapat ang iyong dugo na nabustos sa krus ng Kalbaryo upang ito'y maging garantiya sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. O Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat. Linisin mo kami sa iyong harapan sa araw na ito at sa mga oras na ito. Panginoon, salamat sa iyong pagpapatawad. At kami rin po ay nagbibigay luwalhati at kinikilala namin na kami, Panginoon, ay iyong pinagpala. Maraming salamat po, O Diyos, sa aming tinanggap na mga biyaya mula sa inyo sa loob ng Sanlinggo. At kami ngayon ay muling nagkasama-sama upang kami ay sumamba sa iyong banal na harapan. Salamat sa kalusugan. Salamat po sa mga katotohanang aming tinatanggap sa mga programang ginagawa dito po sa Central Luzon Conference gabi-gabi. At ganun din po sa aming pagkakaisa. At ngayon, Panginoon, muli kami narito sa buong sanlibutan na sumasamba sa araw ng Sabat. Ngayon, Panginoon, kami ay dumadalangin sa iyong harapan. Hinihiling po namin ang patuloy na pakikisama ng Santong Espiritu, ipagkalupo niyo sa amin. At amin pong idinadalangin na kami po ay bigyan niyo ng karunungan upang amin po maunawaan ang lahat ng mga salitang aming madidinig sa pamamagitan ng iyong lingkod na tinawag upang maghati ng tinapay ng buhay sa pamumuno ng amin pong presidente, Pastor Ephraim Parolan. O Panginoon, amin pong idinadalangin ang sangay ng iyong gawain sa buong sanlibutan at ang mga pangaral na ginagawa po sa kabila po ng COVID-19. At ngayon, Panginoon, aming idinadalangin ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman na sila po, Panginoon, ay patuloy na haplusin ng iyong makapangyarihang kamay upang kanila pong tanggapin ang kagalingan
mula sa aming mahal na Diyos. Amin pong idinadalangin, O Diyos, ang pangaral na ginagawa gabi-gabi ng amin pong kahilingan, pagpalain ang lahat po ng aming mga tagapakinig, ang lahat ng masugid na sumusubaybay, matanggap nila ang pag-ibig at ang tinig na mahal kami ng Diyos. Maranasan ang kapayapa at kaligayahan na ito'y masusumpungan lamang sa aming Panginoon. O Lord, maraming salamat po sa inyong pagdinig, sa aming panalangin, sapagkat ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Umiiral pa rin ba ang pag-ibig ng Panginoon sa gitna ng krisis ng kalusugan dulot ng pandemya? Ano kaya ang relasyon ng pag-ibig ng Panginoon sa pangalaga natin sa ating mga katawan? At bakit kailangan pagmalasakitan natin ang ating pangangatawan ayon sa inutos ng Panginoon? Huwag palampasin! Alamin ang kasagutan dito sa Tanging Pag-asa Season 2. Mahal ka ng Diyos. Kapag ka namatay ang mga tao, sila ba'y tumitigil sa pag-iral o naninirahan kung saan lang? Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang pundasyon ng ating pag-asa bilang mga Kristiyan. Ang ating pong pananampalataya ay ating ilagay sa kung ano ang tinutukoy at sinasabi ng Biblia po. Magandang araw po sa ating lahat at malugod po namin kayo muling tinatanggap sa ikawalong bahagi ng ating evangelism na may temang Mahal ka ng Diyos. Bago po tayo magsimula, napakabuti po na tayo muna ay yumuko para sa panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa lahat po na nangyayari ngayon sa mundong ito, tunay na dapat naming pangalagaan ang aming mga katawan. Nawa po sa mga bagay na aming malalaman at matututunan, makita po namin ang inyong pag-ibig. Ang lahat ng ito po ay aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa iyong panonood kagabi, ang 7 sa 16 na pag-aaral tungkol sa ating tanging pag-asa. At sa ating pag-aaral ngayon, muli nating samahan si Pastor Efraim Parulan sa pagtuklas ng mga tagubili ng Diyos tungkol sa pangangalaga ng ating kalusugan. Ito ay natatanging kaloob ng Panginoon. At dahil sa kanyang pag-ibig, ating ito dapat alagaan, ingatan at payamanin. Alamin ang mga pagpapalang hatid ng pagsunod sa batas ng kalusugan dito sa Tanging Pag-asa.
Kaya naman, kung ikaw ay may katanungan tungkol sa mga katotohanang maririnig mo dito sa ating programa, ipadala ito sa mga numerong 0951-109-4324. At ito ay sasagutin sa isang talakayan kasama sina Pastor Joel Abunales Jr. at Pastor Paulo Apostol. Pagkatapos ng ating programang Tanging Pag-asa. At sa inyong panunood ng ating programang Tanging Pag-asa, maaari ninyong i-upload ang inyong mga picture na kinuhanan habang kayo'y nanonood sa ating programa. Gamitin lamang ang hashtag na nasa inyong mga screen. Hashtag Tanging Pag-asa PH, hashtag CLC, Mahal ka ng Diyos, o hashtag Mahal ka ng Diyos. Iyan at marami pang iba ang dapat ninyong abangan dito sa Tanging Pag-asa Season 2, Mahal ka ng Diyos. Ngayon, ating ibigay ang ating panahon para sa natatanging awitin na maghahanda sa ating mga puso't isipan sa pakikinig ng mensahe ng katotohanan. Tinatawagan ka, gabi at umaga, ako'y naniniwala, nakikinig ka. Pagsamo kong ito'y sasabihin ko na, hiling ng puso ko, sana'y matupad na. Sa itaas ng isang bangin kung saan makikita ang emerald blue waters ng Mediterranean Sea,
ay may isang lumang Portuguese monastery. Ang tanawin dito ay totoong makapigil hininga at tunay na kahanga-hanga. Pero meron lamang pong isang problema. Ang tangi pong paraan para makarating kayo doon sa tuktok nito ay ang isang matandang hinabing basket na nakatali sa isang lubid at inaangat ng isang matandang monghe. Isang araw, isang tourist guide at ang kanyang bisita ang papaalis na sa monastery. At pagsakay nila doon sa basket at pagbaba sa kanila ng monghe, ang tali po ay sumagi doon sa mga bato. Kabado pong nagtanong ang turista at ang kanyang sabi, gaano po ninyo kadalas pinapalitan ang lubid nitong basket? Ang sagot naman ng guide, huwag po kayong mag-alala. Pinapalitan po namin ito sa tuwing ito'y napuputol. Alam niyo po mga kaibigan, gaya po ng nasa kwentong ito, libo-libo pong mga tao ang naglalagay ng kanilang mga sarili sa walang katiyakang sitwasyon pagdating po sa ating kalusugan. Gaya po nung lubid sa kwento, inaantay pa nilang humina ang kanilang kalusugan at saka pa lamang ito hahanapan ng solusyon. Kung kailan, huli na ang lahat, di po ba? Ang nasira po nating kalusugan ay hindi gaano kadaling palitan, gaya ng isang bumigay o naputol na lubid. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa tsansa. Ito po ay tungkol sa pagpili at pagsunod sa mga batas ng kalikasan. Si Dr. Burslow ng University of California, Los Angeles ay nagsagawa po ng isang napakahalagang research sa loob ng 9 taon. Nagtanong siya sa 7,000 mga tao ng 7 mga katanungan patungkol sa mga kaugaliang pangkalusugan at inobserbahan po ang mga pasyenteng ito. Pagkatapos po, kanyang pinaghambing ang mga taong may mabuting health practices at yung mga taong mayroong poor lifestyle. Narito po at i-share ko sa inyo ang 7 tanong na kanyang itinanong. Number 1, ikaw ba'y naninigarilyo? Number 2, ikaw ba'y umiinom ng alak? At kung oo, gaano kadalas? Number 3, mayroon ka bang regular na exercise? Number 4, ilang oras kadalasan ang tulog mo tuwing gabi? Number 5, ilan ang iyong timbang? Number 6, regular ka bang kumakain ng agahan? At ang panghuli, number 7, regular ka bang nagme-merienda sa pagitan ng pagkain? Ang mga matapat po na sumusunod sa mabuting kaugalian sa kalusugan na nag-uugnay sa 7 tanong na ito ay natuklasang namumuhay ng average po na 11 and a half years. Mas mahaba po ang kanilang buhay kaysa sa mga hindi. So, tanong ko po ngayong gabing ito sa lahat sa inyo na nakikinig. Gusto mo bang madagdagan pa ng 11 and a half years ang iyong buhay? Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay magtuturo sa ating lahat kung paano madaragdagan ang mga taon ng ating buhay. At hindi po basta mga taon, kung hindi masasaya at malulusog na mga taon. Marami pong mga tao ang nagugulat na matutunan na ang Diyos ay mayroong pagmamalasakit sa atin pong mga kalusugan at sa kaligayahan na narito sa atin ngayon. Sa aklat po ng Juan, sulat ni Juan, ikatlong sulat ni Juan, 2, ganito po ang sabi ng Biblia. Mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ang sabi naman po ng ating Panginoong Hesus,
sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Nais po ng ating Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng masaya at malusog na buhay. At nais niya tayong mamuhay ng may kabuluhan. Tama po, mga kaibigan. Hindi lamang po interesado ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng walang hanggang buhay sa makalangit na tahanan. Nais din po niya tayong mamuhay ng may lubos na kasiyahan at kalusugan dito po, ngayon, now, sa lupang ito. Tandaan mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng pag-ibig. Isang Diyos na naglalang sa atin para makipagrelasyon sa Kanya. Araw-araw ay nais po niyang magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at bukas ng mga puso upang siya'y makapagsalita sa atin at mas lalo pa natin siyang makilala. Mayroon pong ilang mga prinsipyo ang Diyos tungkol sa kalusugan. Nang ihatid ng Diyos ang bayan ng Israel palabas sa lupang Ehipto, pinaalalahanan sila sa ilang napakahalagang mga prinsipyo para sa malusog na pamumuhay. Ang sabi po ng Diyos sa Exodo 15:26, "Kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang aking tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Sinabi din po niya sa Exodo 23:25 ang ganito, "Inyong sambahin ang Panginoon ninyong Diyos, at aking pagpapalain ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo." Nakita nyo ba at nakuha nyo ba, mga kaibigan, ang kahalagahan ng mga talatang ito? Na kung susundin natin ang mga tagubilin ng Diyos, mababaligtad ang epekto ng sakit. Walang katumbas ang impormasyong ito. Ito ay isang kahanga-hangang pangako. Well, maaaring merong magsabi, ang mga pagkakasakit noon ay hindi kasing nakamamatay at komplikado katulad ngayon. Ito, mga kaibigan po, ay mali. Alam niyo po, merong isang team ng mga specialist mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagtipo noong 1975. Ang kanilang tanging layunin ay magsagawa ng autopsy sa mga Egyptian mummies sa Museum of Medicine and Health ng Manchester, England. Ang mga mummies po ay mula pa noong 1900 BC at ang findings po nila ay totoong kahanga-hanga. Ang natuklasan po nila ay ang mga sinaunang Egyptians ay nakaranas ng maraming pagkakasakit na karaniwan din sa modernong mga tao ngayon. Gaya po halimbawa, heart disease, cancer, vascular diseases, at arthritis. Bagaman ang Egypt ay isang educational at cultural center ng mundo noong mga panahon ni Moises, ang medical knowledge nito at mga panggagamot ay katulad na katulad lamang ng mga medieval witch doctor. Noon pong 1552 BC, hindi matagal na panahon bago ipanganak si Moises. Isang kilalang medical book ang naisulat sa Egypt na tinatawag na Papyrus Evers. Sa aklat na ito ay nakalista ang mga panggagamot sa ilang mga sakit, impeksyon, aksidente, at maaring napakakakaunti ang gugustuhin na gamitin ang mga ito.
Sinasabi po sa atin ng Biblia na si Moises ay tinuruan ng lahat ng karunungan ng mga Ehipto. Ayon po sa Gawa 7:22. Ang kanya pong mga sulat ay naglalaman ng mga tagubilin patungkol sa kalinisan, quarantine, personal hygiene at nutrisyon. Subalit inyong mapapansin na sa anumang paraan, wala sa mga kinikilalang panggagamot ng mga Egyptian mula sa papyrus Evers ang nakapasok sa Biblia. Paano ito nalaman ni Moises? Saan niya nakuha ang mga kahangahang prinsipyo sa kalusugan at mga tagubilin? Kaibigan, ito po ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagdisenyo ng ating katawan. Alam niya kung paano tayo makakaiwas sa pagkakasakit at paano mapapanatili ang ating mga katawan sa pinakamaganda nitong magagawa. Maari mong isipin kung ano ang mangyayari kung ang may-ari ng isang mamahaling sports car ay hindi binasa ang manual o sumunod sa maintenance schedule. Matapos itong i-drive na hindi nag-change oil o hindi chine-check ang mga gulong, maiisip mong malaki ang babayaran ng may-ari sa sira nito at sa repair. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang original food na plano ng Panginoon. Bagamat karamihan sa atin ay hindi magpapabaya sa pag-aalaga ng mga mamahaling sasakyan, iniingatan ba natin ang kamangha-manghang katawan na ibinigay sa atin ng Diyos? Kung babalik po tayo sa ardin ng Eden, pabalik sa paglalang, mapapansin natin kung paano po ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva ang lahat na kinakailangan para sa kalusugan. Bago pa dumating ang kasalanan sa karanasan ng tao, binigyan na po ng Diyos si Eva at si Adan ng isang perpektong pagkain na magpapalakas at magpapalago sa kanilang kalusugan. Ganito po ang sabi sa Genesis 1:29. Ibinigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kanin. Sa simple pong salita, binigyan sila ng pagkain na prutas, butil at mani. Matapos na sila'y magkasala, idinagdag ng Diyos ang mga gulay na kanilang pagkain. Ayon po sa Genesis 3:18. Ganito po ang sabi, ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Mga prutas, butil, mani at gulay ang pagkain ng lahi ng tao hanggang sa panahon ng pagbaha. Sapat na ba ito? Opo. Isa sa alang-alang ang katotohanan na sa pagkain ito, ang mga tao ay nabuhay sa loob ng daan-daang mga taon. Alam niyo po ang pinakamatandang tao sa Biblia na naitala ay walang iba kung hindi si Methuselah. Sa Genesis 5:27, ganito po ang sabi, lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 na taon at siya'y namatay. Pagkatapos po ng baha sa panahon ni Noe, mabilis na nabawasan ang haba ng buhay ng tao. Ang anak po ni Noe na si Shem ay nabuhay ng 600 years. Ang kanyang apo po ay 239 years. At ang kanyang apo sa tuhod ay 175 years. Sa panahon po ni Haring David, ang average po na haba ng buhay ng tao ay nabawasan hanggang 70 years. Ito'y mabilis ang pagbagsak. Ang tanong natin, ano ang naging dahilan ng pagbawas ng haba ng buhay ng tao? Ang halaman dito po sa lupa ay naging limitado dahil po sa baha. Naubos ang supply ng pagkain ni Noe matapos silang mamuhay ng kanyang pamilya sa loob ng lagpas na isang taon pagkatapos ng baha. Sa panahong ito, pinayagan po, pinahintulutan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na kumain ng mga hayop. At tandaan po natin, hindi lahat ng hayop ay itinuturing na mabuting kainin ng tao.
mayroon na pong ginawang pagkakaiba sa mga malinis at mga maruruming mga hayop. Tandaan po natin, binigyan ng Diyos si Noe ng tagubilin sa pagkuha ng mga hayop sa arka at ilan sa mga ito. Ang sabi po sa Genesis 7:2 ay ganito. Kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, maliwanag, alam na po ni Noe sa panahon niya kung anong mga hayop ang itinuturing na malinis at madumi. At sa paglipas ng mga panahon, nang iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin ng Ehipto, nagbigay siya ng mga prinsipyo sa pagkain para po maingatan ang kanilang kalusugan at para mamuhay ng mahabang panahon. Itinatala po ng Biblia kung papaanong malinaw, napakalinaw na makikilala kung anong hayop ang pupwede at hindi dapat kainin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, Versikulo 6. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At bawat hayop na may hati sa paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Gusto ko pong pansinin ninyo, mga kaibigan, kung gaano po kasimpleng matatandaan ang mga depenisyong ito. At ito ay 2 bagay lamang. Ang malinis na hayop, una, mayroong hati ang paa. At pangalawa, ito ay ngumunguya. Binanggit din po dito sa Deuteronomio 14:4-6 ang ilan sa mga hayop na malinis. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. Ang malaking usa, at ang maliliit na usa, at ang malalaking usa, at ang maiilap na kambing. Ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. At bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Ganun din po, binabanggit din po ng Biblia ang ilang maruruming mga hayop na karaniwang kinakain sa ngayon. Ayon po sa Deuteronomio 14:7-8. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre, ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. Kaya nga po, mga kaibigan, napakaliwanag na ang isang hayop ay dapat may hati ang paa at ngumunguya para maituring na malinis. Sangayon po sa salita ng Diyos, hindi sapat na meron lamang hati ang paa, ngunit hindi naman ngumunguya. Dapat ay pareho magkasama. Gaya halimbawa, pasintabi po sa ilan sa mga nakikinig. Halimbawa po, ang baboy. Ang baboy po, may hati ang paa. Subalit, mapapansin nyo, hindi ito ngumunguya. Siya ay ngumangasab. Ang Biblia po sa katunayan ay talagang idinidiin ito. Pansinin po ninyo sa Leviticus 11:7-8. At ang baboy, bagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya. Ito'y marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang kanilang laman. Huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo.
Pasintabi po muli, mga kaibigan. Gusto ko lang pong itong i-share sa inyo para atin pong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa ngayon po, sa mga nagsipag-aral, mananaliksik, ang baboy po ay tinatawag na scavengers sapagkat kadalasan ang kanila pong kinakain ay mga basura, panis na pagkain o mga bagay na hindi kinakain ng mga hayop. At ang kanila pong digestive system ay hindi sinasala at pinipigilan ang maruruming bagay na pumapasok dito. Kaya ito'y nagiging bahagi ng kanilang laman. Bukod pa po rito, ay natuklasan din na ang laman ng baboy ay kadalasang may infeksyon na tinatawag na trichina larvae o yung maliliit na mga bulati. Na kapag ang isang tao ay kumain nito, ang bulati ay pumapasok sa intestinal walls, nagsisimulang dumami at nadadala ito sa pamamagitan ng daloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang trichinosis na sakit ay totoo pong nakamamatay. Kaibigan, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Dahil alam po ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo at para sa akin. At mula sa kanyang kahanga-hangang pagmamahal sa atin, sinabihan niya tayong huwag kumain ng mga bagay na ito. Tandaan natin, mga kaibigan, alam po ng Diyos kung anong mga hayop ang mabuti sa ating kalusugan at kung ano ang delikado para sa atin na maaaring magdulot po ng pagkakasakit. Pansinin po ninyo, sinasabi po sa awit 84:11, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang ilang mga pagkain dahil ito ay pinagkakait sa atin ng isang bagay na masarap. Kung hindi, ito ay kanyang ipinagbabawal sapagkat ang mga pagkain ito ay makakasama sa ating mga kalusugan. Ngayon, pagdating naman po sa mga isda, natapos na po tayo sa mga hayop, ang Diyos po ay nagbigay din ng tagubilin pagdating sa mga pagkaing isda. Ang sabi po sa Deuteronomio 14:9-10, lahat ng mga ito na nasa tubig, maaari ninyong kainin. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay maaari ninyong kainin. Anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi ito para sa inyo. Pansinin niyo po, mga kaibigan, di po ba napakasimple? Hindi tayo malilito. Meron lamang tagubili ng Diyos tungkol sa mga isda. Pansinin muli ang dalawang palatandaan. Una, kapag ka mayroong kaliskis, at pangalawa, kapag ka mayroong palikpik, malinis itong isda. Po pwede nating kainin. Ito po ay kamangha-mangha sapagkat ito po ay pinapatunayan ng siyensya. Si Dr. Bruce Halstad ng Loma Linda University ay hinilingan po ng US government na magsagawa ng research para sa mga military. At ang gusto ng military ay magbigay ng pagpatnubay sa mga na-instranded na mga kawal sa mga liblib na lugar para malaman nila kung anong mga isda ang ligtas na kainin para sa survival at ano ang mga nakalalasong isda. Ito po ang nangyari nang matapos na ang lahat ng research. Sangayon po sa konklusyon ni Dr. Halstead, ang pinaka-the best na gawing panuntunan o guide ng mga military para malaman ang malinis at maruming isda ay ang kaparehong prinsipyong ibinigay ng Diyos sa mga Israelitas. 3,500 years ang nakalilipas. Mayroong kaliskis at mayroong palikpik, malinis, pwedeng kainin. Kapag ka mayroong kaliskis pero walang palikpik,
hindi po pwedeng kainin, hindi makabubuti sa ating kalusugan. Tunay nga po, mga kaibigan, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Ngayon, pagkatapos ng hayop, pagkatapos ng isda, ay sa mga ibon naman. Ang Biblia din po ay nagbigay ng mas higit pang mahalagang informasyon at kasama sa mga tagubilin ang pagtungkol sa mga ibon. Pansinin ninyo sa Deuteronomio 14, 11 at 12. Ganito po ang sabi ng Biblia. Maaari ninyong kainin ang lahat ng mga ibong malilinis. Ngunit ang mga ito ay hindi ninyo dapat kainin. Ang agila, ang buitre, at ang buitring itim. Ganito naman po ang sinasabi sa Deuteronomio 14:19. Lahat ng mga may pakpak na gumagapang ay marumi sa inyo. Huwag ninyong kainin ang mga ito. So, madali lang po nating malaman kung ano ang pupwede at hindi pwedeng kainin sa mga ibon. Okay? Now, pansinin naman natin ang binabanggit ng Biblia tungkol po sa pagkain ng dugo. Ang Biblia ay malayong nauna sa ibang mga tagubilin pagdating sa pagkain, tandaan po natin. Bago po nalaman ng siyensya ang lahat tungkol sa nutrisyon at karamdaman, nagbigay na ang Diyos sa kanyang bayan ng kahangahangang kapakinabangan dahil kanila nang naiiwasan ng mga pagkain na magdudulot ng malubhang pagkakasakit. Pansinin po ninyo sa Leviticus 3:7. Ganito po ang sinasabi. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng iyong lahi, sa lahat ng iyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. O mga kaibigan, pasintabi pong muli sa inyong mga nakikinig at sumusubaybay po sa ating pag-aaral. Gusto ko po ito maging maliwanag po sa inyo. Ang pagkain po ng dugo at taba ay ipinagbabawal po sa salita ng Diyos. Ito po ay nagpapakita sa atin ng pangangailangan ng natatanging paghahanda ng karne. Isang bagay na ginagawa pa rin ngayon ng mga tinatawag na Orthodox Jews. Sa loob ng ilang taon, akala ng tao na ang utos na ito patungkol sa dugo at taba ay pang-seremonya lamang. Sa tulong ng mga makabagong pananaliksik ay nakumpirma na may karunungan ito na mula sa utos po ng Diyos. Alam po natin na ang dugo ay siyang tagapagdala ng mga karumihan, ng mga hormones, viruses, cellular waste sa ating katawan. Maraming sakit ang maaaring madala at dumaloy sa pamamagitan ng dugo. At ang mga highly saturated fats na tinatawag, gaya ng makikita sa karne, ay nagdudulot po ng pagtaas ng cholesterol level kapag kinakain. Ito po ay pangunahing bagay ng pagkakaroon ng tinatawag nating vascular at heart diseases. Alam na natin kung gaanong karaming pagkakasakit ang maaari po sanang maiwasan kung atin lang pagtitiwalaan ang ating manlalalang at pagpapasya kung anong pinakamabuting kainin. Pansinin po natin, halimbawang kayo ay nahihilo at feeling nyo tumataas ang inyong presyon, pupunta kayo sa doktor, magpapatingin kayo sa manggagamot. At natuklasan niya na kayo nga ay mataas ang presyon, may sakit kayo sa puso, sasabihin sa atin, huwag ka munang kumain ng mga matataba. Masama yan sa iyo. So, alam na po natin ang pinagmumulan ng mga bagay na yan. Ngayon,
kailangan din po natin ang exercise maliban sa pagkain. Ito po ay isa sa mga pinakamahalagang bagay para magkaroon ng mahabang buhay at maiwasan ang maagang kamatayan ay ang kailangan nating mag-exercise. Sa panukala po ng Diyos, sa sangkatauhan, ang panukala niya tayo'y maging active at productive. Sa Genesis 2:15 po, ganito ang sinasabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Pagkatapos po na magkasala si Adan at Eva, sinabi ng Diyos kanila na ang kanilang gawain ay mas mangangailangan ng physical na paggawa. Sa Genesis 3:19, ganito po ang sabi ng Diyos, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat yan kita kinuha, ikaw ay alabok at sa alubok babalik. Ang pag-eersisyo po ay nagsasanggalang sa katawan mula sa pagkakasakit at humahadlang sa panghihina nito. Ito po ay nagpapalakas ng ating mga puso at ng ating baga at nagpapabuti sa sirkulasyon ng ating dugo. At ito ang nagdadala ng oxygen, nutrisyon sa bawat parte po ng ating katawan. Sa pasimula, nagbigay po ang Diyos ng magagamit na kapakipakinabang para mapanatiling malakas at malusog ang katawan. At sa hanggang ngayon, ito pa rin po ang kanyang plano sa atin. Tayo'y maging aktibo at palaging nage-exercise. Sa panahon po natin ngayon, pansinin po ninyo, lahat halos ng mga tao, aware na po tayo sa kahalagahan ng exercise. Any form of exercise na babagay po sa inyo ay mabuti. Kinakailangang tayo'y magkaroon ng tinatawag na daily exercise. Bakit pinapangalagaan ng Diyos ang ating katawan? Ito po ang tanong na nais kong maging maliwanag po sa atin. Ang sagot po kung bakit mahalaga ang ating physical na kalusugan sa Diyos, matatagpuan po sa bagong tipan sa 1 Corinto 6:19-20. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tunay po, mga minamahal kong mga kaibigan, tayo po ay para sa Diyos. Hindi lamang dahil siya ang lumalang sa atin, kundi dahil tayo'y kanyang tinubos. Ang halaga na ibinayad po sa atin ng ating Diyos para sa ating katubusan ay ang buhay ng sarili niyang anak doon sa Kalbaryo. Tayo pong lahat ay napakahalaga sa Diyos at ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya po ang pagkakaroon natin ng Espiritu ng Diyos ay nakadepende sa kalusugan ng ating mga pangangatawan. Kaya nga po ang sabi ng Diyos sa 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So maliwanag po na ating makikita na kapag kaalam natin ang mga bagay na ito, magiging mas maingat po tayo at iiwas sa anumang makakasira at makakarumi sa ating mga katawan. Nais po ng mapagmahal na Diyos na mamuhay kasama natin hanggang sa walang hanggan
at alam niyang ito'y may malapit na koneksyon sa atin pong mga katawan. Ayaw niya tayong masira sa wakas. Ngunit gusto niyang tayo po'y mamuhay magpakailanman. Makinig po sa kanyang babala. At kung ano ang mangyayari kung iwawaksin natin ang tungkuling ito. Ganito po ang sabi sa 1 Corinto 3:17. Kung ang sino man ay magtangkang gumibat sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Pansinin po natin mga kaibigan, ang atin pong katawang ito na binigay po sa atin ng Diyos ay ang templo ng Diyos. Kaya nais niyang ito ay ating maingatang malinis. Ngayon, pasintabi po sa ilan sa inyong muli na mga nanonood at nakikinig. Pagdating naman po sa mga inuming nakalalasing o alak o alkohol, ang paglalasing po ay isa sa mga gawain na nakalista. Ang alcoholism ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa kalusugan sa buong mundo. 1/3 po sa lahat ng mga aksidente sa sasakyan, sangayon po sa statistics, ay dahil sa ang nagmamaneho ay nakainom o lasing. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol dito? Sa Kawikaan 20:1, ganito po ang sabi. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay manggugulo. At sino mang maliligaw nito ay hindi matalino. Sa Kawikaan 23:31-33 ay muling sinasabi, huwag kang tumingin sa alak kapag ka ito ay mapula. Kapag ka nagbibigay ang kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulan. Ang iyong mga mata ay nakakakita ng mga kakatwang mga bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay. Alam niyo po mga kaibigan, sangayon po sa pag-aaral ng siyensya, ang pag-inom po ng alak o alkohol ay nagdudulot ng pagbubuo ng taba sa atin pong mga atay o yung tinatawag nating liver. At mas malaki po ang tsansa na mamatay dahil sa tinatawag na liver cirrhosis. Tandaan po natin na ang buhay ay napapaikli ng halos 12 years on average. At ayon sa bagong statistics, isa po sa bawat 10 tao na nagsimula lamang sa pagtikim ay nagiging alcoholic. Ulitin ko po, sangayon po sa pag-aaral, yun pong pagiging alcoholic, nagsisimula lamang sa pagtikim-tikim ng paunti-unti. Kasi po, mayroon nagsasabi, Pastor Parulan, tikim lang naman kaunti. Okay? Mayroon pong panganib. At yan po yung sinasabi sa atin ng siyensya. Pero po, para sa atin pong mga Kristiyano, ang pag-inom po ng nakalalasing na inumin ay may higit pang ibinubunga. Kailangan po ng mga Kristiyano ang buong paggamit ng isipan para maiwasan ang mga tukso. Hindi nila gustong mapinsala ang paghusga o judgment o pagkontrol ng kanilang abilidad na kilalanin kung ano ang mabuti at ang masama. Susunod, paninigarilo naman yung smoking. Ulitin ko po, pasintabi ulit sa iba. Maaaring ito ay inyong practice, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo ito sapagkat ito po ay napakahalaga. Maraming karaniwang gawain ang lubhang nakasisira po sa ating kalusugan. Katulad po ng paninigarilyo. Alam niyo po bang mayroong 100% tsansa na mamatay mula sa lung cancer kaysa sa mga hindi kailanman naninigarilyo?
At hindi lamang kanser ang ikinamamatay ng mga naninigarilyo. Sila rin ay may 103% na higit na tsansang mamatay sa heart disease kaysa sa mga hindi kailanman nanigarilyo ng regular. Dagdag pa dito, higit sa 3 milyon na ang na-diagnose na may emphysema sa United States pa lamang. Meron pong libo-libong namamatay kada taon dahil dito. Ang paninigarilyo po ay nagiging sanhi ng pagtigas ng mga arteries ng ating mga puso at pagdami ng mapanganib na heart attack at stroke. Ito po rin po ay nagpapababa ng oxygen sa utak at isa sa mga dahilan kung bakit napapadali ang pagkakaroon ng dementia or senility o pagiging ulyanin. Lahat po ay nasabihan na halos kalahating milyong mga tao ang namamatay kada taon dahil lamang sa paninigarilyo. Huwag pong sasama ang inyong loob sa akin, sa inyong lingkod. Gusto ko lamang po itong i-share sa inyo. Ito po yung mga proven na ng ating siyensya sa mga panahon ngayon. Ang mga masamang epekto ng mga bagay na ito. Susunod, yung pong tinatawag nating caffeine. Kung may kakilala po kayong kailangan pang mabilis na magtago sa isang silid para po mag-inject ng caffeine sa kanyang ugat bawat ilang oras, tatawagin mo siyang isang adik. Pero alam niyo po ba, ngayon, milyon-milyon ang naa-adik sa caffeine na masusumpangan po natin sa mga inuming may cola at coffee, tea at energy drinks. Ito po ang sabi ng isang doktor na dalubhasa, si Dr. Harold Schock. Sa kanyang aklat na You and Your Health, Volume 1, page 413. Ang caffeine, ang droga na nasa kape, ay inuuri ng mga aklat-aralin bilang parehong stimulant at lason. Ang lahat ng mga inuming ito ay nauugnay sa sakit sa puso, neurological disorders at cancer sa pantog. Mas matatamasa po natin ng maayos na kalusugan kung pipiliin nating mamuhay ng natural nang walang mga ganitong tinatawag na stimulant. Ito, susunod po. Para po sa lahat ito, overweight. Siyempre, maaari rin nating masira ang ating mga katawan dahil sa pagkain ng sobra. Kahit na sa mga bagay na mabuti para sa atin. Tandaan po natin, ang sobra sa timbang ay nagdadawit ng maraming mga pagkakasakit ngayon. Again, ganito po ang sabi ni Dr. Schock tungkol dito sa page 395 ng kanyang aklat. May nakapagtantiya na bawat libra o isang pound ng taba sa katawan ay nangangailangan ng 2/3 milya o 2/3 miles ng bagong daluyan ng dugo. Ang pagtaas po ng panganib sa ilang mga sakit ay inuugnay sa labis na timbang ng katawan. Tunay nga po na maraming mabubuting dahilan para alagaan natin pag-ingatan ng ating mga kalusugan. Ngunit, higit sa lahat, ibinahagi po ng Diyos napakaraming prinsipyo sa kalusugan sa kanyang salita dahil mahal po tayo ng Diyos. Nais niyang alagaan natin ang atin pong katawan para matamasa natin ang kapunuan ng buhay. Nais niyang tayo maging responsible, mabubuti at masasayang mga tao. Nais niyang tayo po'y magkaroon ng isang masaganang buhay. At ito ay magagawa natin kung susunod tayo sa tagubilin po ng Diyos. Marahil, ang pinakamagandang prinsipyo sa kalusugan ay ang espesyal na nilikha ng Diyos para sa atin pong mga tao. Ang kapahingahan o rest.
Matapos pong likayin ng mundo sa loob ng 6 na araw, ang Diyos po ay nagpahinga sa 7. Hindi dahil sa siya'y napagod, subalit dahil nais niyang tayo magkaroon ng 7th araw ng kapahingahan at pagpapanibago. Matapos ang matinding panahon ng paglilingkod sa mga tao, sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, Marcos 6:31, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Gaya po ng mga alagad na nangangailangan ng kapahingahan, gayon din po tayo ngayon. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa atin ang araw ng Sabat. Dahil alam po ng Diyos na kailangan nating ipahinga ang ating mga isipan mula sa mga stress at hamon ng ating mga trabaho, tsaka yung mga regular na gawain sa buong sanglinggo. Magkaroon ng panahon para sa Kanya at sa, para po sa ating pamilya. Ang Sabat po ay tanging regalo ng Diyos sa atin. At ito'y isa sa mga paraan upang tayo'y magkaroon ng malusog at maligayang buhay. Oo, kaibigan. Nais po ng Diyos na mamuhay tayong masagana kahit na sa mundong ito at mahandang mamuhay sa bagong lupa kung saan hindi na tayo magkakaroon ng pagkakasakit kailanman. Maaring sabihin po ng ilan, napakagandang pakinggan niyan, pero may ilan pa rin akong mga nakagawian na hindi ko na mapigilan. Tunay po ang inyong sinabi, dahil totoo pong mahirap na baguhin yung nakasanayan natin na mga pagkain, na mga inumin, at paraan ng pamumuhay. Ngunit gusto ko po na kung ito ang inyong nararamdaman, mayroon po akong balita para sa inyo ngayon. Hindi po tayo hinihilingan ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya tayo tutulungan o hindi natin magaganap. Hindi po niya inaasahang gawin natin ito ng mag-isa. Sa katunayan, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 15:5. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, tunay na wala kayong magagawa. Sa sarili nating kalakasan ay hindi natin kayang panagumpayan ang mga masasama nating kinagawian. Ang atin pong tagapagligtas ay lagi pong nariyan, nag-aantay na tayo po ay tulungan. Nadiskubre po ito ni Apostol Pablo. Ito ang kanyang sikreto na sinasabi sa Filipos 4:13. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ang pagbabago po sa mga dating nakakaadik na mga nakagawian ay maaaring hindi palaging madali. Subalit, tandaan po natin, ito po'y posible sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Anumang kagawian ang pinaglalabanan mo ngayon, kaibigan, kaya kang palayain ng Diyos sapagkat mahal Kanya. Si Juan ay naadik sa marami pong bagay. Subalit nang siya po ay naging adik sa powder na cocaine, dumating po sa pinakamababang bahagi ang kanyang karanasan sa buhay. Siya ay nabankrap morally, social at physical. Kaya siya ay nagsimulang humingi ng tulong. Subalit, matapos ang 3 taong magkakaibang rehabilitation centers at programs ang kanyang pinasukan, siya pa rin ay walang magawang adik. Hindi niya makayanang baliin ang mga dating masamang gawi. Ngunit isang araw, naipakilala siya kay Jesus. Natutunan niya na kahit siya ay adik, mahal siya ni Jesus. Sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ni Jesus, nagtamo siya ng tagumpay sa mga gawi na umaalipin po sa kanya.
Ang sabi niya, kung kaya akong iligtas ni Jesus, kaya ka rin niyang tulungan na mapanagumpayan ang iyong masasamang gawi. Habang ikaw ay nabubuhay, mayroong pag-asa kay Jesus. Mga minamahal kong mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Nais po niyang tayo'y maging malusog sa espiritual, emotional, at physical nating kabuhayan. Maaring meron tayong masasamang gawi sa ating buhay na ating pinagsisikapang mapanagumpayan. Maaring ito ay isang addiction, maaring pagkain o pag-uugali. Ito ay maaring isang bagay na ikaw lamang ang nakakaalam. Ngunit, tandaan mo, alam ito ni Jesus at nauunawaan kanya. Ano man ang temptasyon o gawain na nagiging kahinaan, mababago mo ito sa pamamagitan ng lakas ni Jesus. Maaari kang magkaroon ng mas masaganang buhay na inilaan niya para sa iyo ngayon. Sa pinto ng puso, naroon si Jesus. Kamay na may butas ang itinutuktok. Sa di kawasa siya'y aking pinapasok at inanyayang manirahan. Siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya'y pagbuksan at papasukin nang tayo'y pagpalain. Sa bundok hinahanap ang sariling kanya, kahit nag-iisang naligaw na tupa, siyam na po't siyam ay iniwan niya upang ang isa. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at gusto niyang magkaroon ka ng masaganang buhay. Dahilan ito upang ibigay niya ang mga prinsipyo ng kalusugan mula sa kanyang banal na aklat. Ang Diyos ngayon ay tumatawag sa iyo. Nais niyang pumasok sa iyong buhay at bigyan ka ng kalakasan na
makapamuhay ng malusog at masaya. Ngayon na ang panahon. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, Ama naming nasa mga langit. Minsan pa ay nais naming magpasalamat dahilan sa iyong walang hanggang pag-ibig po sa amin. Ninais mo na kami ay mabuhay ng malusog at masaya. Narinig po namin ang iyong aral tungkol sa kalusugan. Dakilang Diyos, nais po naming unang humingi ng patawad sa aming pagkukulang sa nakaraan. Napabayaan po namin ang aming mga kalusugan. Ngunit ngayon, sa pagkaalam po namin ng iyong mga batas ng kalusugan, nais po naming tanggapin ang iyong iniaalok na pag-ibig, kalusugan sa iyong pag-ibig. Nais ko po, Panginoong, ilapit sa iyo ang aking mga minamahal na mga kaibigan na ngayon ay nakikinig. Kayo po ang nakakakilala sa kanila ngayon. Sa kanila pong mga pinagdaraanan, o makapangyarihang Diyos, maaari po bang kayo ang magpalakas sa kanila upang sila'y magtagumpay sa anumang kahinaan, sa anumang bagay na nagiging sagabal upang sila ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Maaring sa pagkain, sa pag-inom, sa exercise, o dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sangayon sa inyong pangako. Magtatamo kami ng kalayaan dahilan sa iyong pag-ibig. Salamat po, Ama, sa iyong napakabuting malasakit sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tama, kaibigan. Nais ng Panginoon ang pinakamabuting buhay para sa iyo at para sa akin. Kasama na dito ang kalusugang binibigay niya upang ating matamasa ang ibayong kalakasan at pagkakilala at paglilingkod sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikawalong bahagi ng ating Tanging Pag-asa Season 2, Mahal Ka ng Diyos. Kaya kaibigan, huwag kang mawawala sa ating pag-aaral mamayang gabi sa ganap na alas 7:30 dahil iyong maririnig ang nagtagumpay na pag-ibig dito sa Tanging Pag-asa Season 2, Mahal Ka ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Namatay ang tao. Sila ba'y tumitigil sa pag-iral o naninirahan kung saan lang? Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang pundasyon ng ating pag-asa bilang mga Kristiyan. Ang ating pong pananampalataya ay ating ilagay sa kung ano ang tinutukoy at sinasabi ng Biblia tungkol.